Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Umakyat na sa 41 ang bilang ng fireworks-related injuries o mga nasaktan dahil sa paputok ngayong araw. Sa ulat ng Department of Health, mas mataas ito ng 52% kumpara sa naitala noong 2021 sa kaparehong panahon. Kadalasang pinsala sa mata, kamay at braso na dulot ng mga paputok ang naitatala ng DOH. Karamihan sa mga ito ay mula sa Western Visayas, Bicol at Surgeon. Samantala, puspusan pa rin ang operasyon ng Philippine National Police laban sa mga nagbebenta ng mga ilegal na paputok. Sa tala ng ahensya, nasa siyam na ang naaresto dahil dito. Sa ngayon, mahigit 27,000 illegal firecrackers na ang nakumpiska ng PNP sa iba't ibang operasyon. Samantala, pumalo na sa 14.6 billion pesos ang halaga ng assistance na naipamahagi ng pamahalaan sa tulong ng Malasakit Center ngayong 2022. Ayon sa Department of Health, mahigit 1.4 million beneficiaries ang natulungan sa ilalim ng naturang programa. 2018 ang itatag ang Malasakit Center sa iba't ibang bahagi ng bansa na naglalayong matulungan ang mga indigent patients na nangangailangan ng atensyong medikal. Samantala, ayon kay Health Officer in Charge Marie Rosario Vergere, plano ng pamahalaan na palawakin ang sakop ng assistance na ibibigay ng Malasakit Center upang matulungan ang mas maraming Pilipino. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa PTV Davao. Magandang hapon, Julius Pacot. Daghang salamat, Naomi. Magmugna og Special Investigation Task Group ang Davao City Police Office kun DCPO aron mututok sa kaso sa pagpusil patay sa 38-anyos nga negosyante nga si Evonit Plaza. Namatay kini ni atong adla Miyerkules sa gabi. Gawas siyang panimalay sa Green Meadows Subdivision sa Barangay Santo Niño, Tugbok District, Davao City. Sumala pa ni DCPO Director Police Colonel Alberto Lupas, posibleng personal grudge o robbery ang motibo sa pagpusil patay sa biktima. Kinihuman nga nangawala ang mga personal nga gamit niini sama sa bagong cellphone. Gibutyag usab sa mga opisyal nga sa kasamtangan, aduna na sila'y person of interest sa maong krimen. Nasab CCTV footage sa maong panghitabo. Gimanduan usab ni Police Colonel Lupas ang Tugtog Police Station nga sulod sa 2 ka semana. Kinahanglan nga duna na'y resulta sa lang investigasyon o duna na'y makasuhan kalabot sa maong krimen. Digging in deeper investigation on this, and hopefully we can find more witnesses at saka mga evidence na kung sino may yung matumbok dito, ay talagang iano natin, no? As a possible suspect. As of now, persons of interest pa lang. Samtang gipaagi sa simpleng seremonya kaganinang buntag diha sa Rizal Park dinhi sa Davao City ang paghinumdom sa ika-126 nga tuig sa pagkamatay sa pambansang bayani nga sa Pilipinas nga si Dr. Jose Rizal. Ang mga aktibidad gipangunahan mismo ni Vice President Sara Duterte kauban niya mga opisyal og department head sa City Government of Davao. Dunaw sa wreath laying ceremony, giauhag sa Vice Presidente ang mga kabataan nga mamahimong sumbanan ang mga nahimo ni Rizal sa nasod, sanglit sila ang pag-asa ng bayan. We always treasure, we remember it, and we live by it, and we hope that our young generation right now live their lives like how Rizal did live. Ug mao kato mga nag-unang mga balita, gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot, balik kanimo, Naomi. Daghang salamat, Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon!